Sa due process principle naman po, ano bang ibig sabihin ng life o buhay? Oh, yun ang buhay. But second to life, ano second sa life? Liberty. Di ba? No person, we're talking here of liberty under number 4 sa question natin, liberty. Ang life, alam mo na yan, right to love is also right to life. That's why even marriage is also protected by the due process of law. Kasi kung walang ganun, ba't kailangan pa lang divorce? Kung may divorce pa sa Pilipinas, ba't kailangan pa lang divorce? Okay, umalis ka na dyan, hiwalay na tayo. Ganun sana. Even in any countries of the world, bakit kailangan pa ng divorcio? In the Philippines, bakit kailangan pa ng annulment? Kasi marriage is also protected by the due process clause of our Philippine Constitution. Second is itong tinatawag na liberty. Ang liberty, right to be free. Right to be free, right to exist. Kalayaan. Kalayaan. Mm-hmm. Yun ang right to liberty. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makulong kung hindi ka dapat bago, hindi ka basta-basta makulong kung hindi ka bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Yun ang ibig sabihin ng right to liberty. Hindi ka dapat basta-basta makontempt. Yung contempt na yan. Hindi ka pwede basta makontempt kung wala kang basihan. Walang basihan ang ating Congress, ang ating korte, bakit ka makontempt? By the way, in contempt rules, MJ, kailangan natin explain, iba yung tinatawag na direct contempt, iba yung tinatawag na indirect contempt. Ang direct contempt, yung mga misbehavior mo while on the court proceedings. Yes. Nagsisigaw ka doon, pinapahiya mo ang judge, in front of the judge doon sa court, yun tinatawag na direct contempt. Ang indirect contempt, pinapahiya mo si judge, nagugulo ka outside sa court, sa labas ng court. Indirect contempt. Mm-hmm. Ang direct contempt and indirect contempt, yun may power ang court natin. Like the MTC, the RTC, the Supreme Court, may power to direct contempt, may power then about indirect contempt. But with respect sa mga congressman, ang power nila is only direct contempt. Ibig sabihin, kung nanggugulo ka doon sa court, o doon sa investigation sa Congress, nag-hearing sila, nagsasigaw ka doon, anong ginagawa mo, pinapahiya mo sila, pwede ka ma-cite for direct contempt. Pero, kung nasa labas ka ng court ng Congress, nagsasalita ka against congressman, can you be cited for contempt? No! Because they have no power of indirect contempt. Ang power nila is only direct contempt. So mali yung argumento na, okay, i-delete mo. Ah, mali yan. Delete mo muna yung mga, ano, mga posts mo. You should not speak against the institution. Mali yan. So, Mr. Chair. But of course, I hindi ko pwede siyang i-argue kasi it's hard to argue yung mga walang alam sa batas. Yes. It's hard to argue. Mas maganda pa kausapin ko yung mga abogado ng mga congressman. Mas maganda kaming magkausap kaysa yung mga walang alam sa batas na nagmamagaling. So, that's why, sabi ko, okay, i-delete natin, pero never ko i-delete yan. Because alam ko na the congressman has no indirect contempt power. Ang power nila is only direct contempt. Kung nanggulo ka doon sa Congress, yes, pwede ka ikulong doon. But outside Congress, kung anong pinagsasabi mo doon, in the exercise of your constitutional right, wala. Because ang indirect contempt, wala yan sa Congress. Doon lang yan sa Supreme Court, sa korte natin, regular courts, but wala sa tinatawag na Congress. Mahirap din kausapin kay Mike yung tao na may dala ng maso, martilyo. No. Tapos ang nakikita niya lang sa lahat ng bagay na kanyang nakikita ay puro pako. Oh, yun lang. Pupukpukin na lang yun, basta-basta, yes. Di ba? Oh, yun, mahirap yun kausap tao ganun. It's hard to argue yung mga taong lack of knowledge. It's really dangerous to argue person with lack of knowledge. That's why I want to argue person who has knowledge of law. Like for example, in Congress, in sa korte, mas maganda makipag-argue ka sa mga abogado, at least alam natin yung pinag-usapan natin. Pero yung mahirap yung makipag-argue yung nagmamagaling. That's why tahimik lang ako kasi mahirap makipag-argue pag-sight tayo in contempt. But of course, hindi naman nila magawa yan kasi may protection naman tayo sa batas, yung tinatawag na due process of law. Ibig sabihin, kahit contempt power ng Congress, hindi basta-basta i-contempt ka kasi pangit ka. Pangit yung pagbumukha mo. I-contempt ka, dapat may basihan ang Congress. Oy, I cite you for contempt. Bakit? Nagugulo ka dito eh. O yan, pwede ka cite yung contempt. Right, yan ang Congress. But of course, may limitation din. Dapat may basihan sa batas. Alright. Okay.
Speaking of constitutional right and of course freedom, ano naman po ang ibig sabihin ng liberty sa due process of law? Oh, yun yan. Yung sinabi kong liberty. We'll say liberty, freedom. Talayan, libertad. Diba sa Kastila? Libertad. Ibig sabihin, liberty, freedom. You have the right to speak. You have the right to express. Right of freedom of press, freedom of expression is actually liberty. You know? Right to press, right to express, that's liberty. Right to enjoy is liberty. Right to be free, right to travel is liberty. Yun ibig sabihin ng liberty. Ibig sabihin, hindi pwede i-deprive yung liberty mo without due process of law. Ibig sabihin, pakinggan ka muna. Bakit i-deprive yung liberty mo? Bakit ka dapat ikulong? Pakinggan ka muna kung dapat kang ikulong bago sila maghusga sa'yo. Ibig sabihin, under the principle of due process of law, here, pakinig ka, here before it condemns. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. May text sa ating text line kay Mark. Si Darlene, ano po ang kaugnayan ng due process of law sa Miranda rights na laging sinasabi ng pulis kapag hinuhuli ang isang suspect? Ang due process of law, MJ, that is a general concept. Protection hindi lang sa criminals o mga accused of crimes, but any persons like you, like me, kung sino man, may due process of law. Ang Miranda rights, ipaalam sa'yo ang karapatan mo bilang isang akusado. For example, you have the right to counsel, you have the right to remain silent. Yun ang mga right ng isang akusado. Dapat ipaalam sa'yo while you are in custody. Para hindi dapat maabuso yung karapatan mo while you are in custody with our law enforcement agencies. Si Shim nagtatanong sa YouTube po ito nanonood, paano raw Kuya Bark? Kapag walang Miranda rights, hindi kinabasahan, nakalimutan raw po ng arresting officer bago hinuli. Ano yan, sir? Parang ano ba yan? Basis na ma-technical yung pag-arresto? Yes, ma-technical yan. We will discuss that later on about yung Miranda right. But in concept, for example, nakulong ka, umaamin ka while in custody, umaamin ka na ikaw yung pumatay. Tapos wala kang abogadong kasama, under the principle of exclusionary rule, hindi dapat magamit na evidence laban sa iyo yan. Kasi under the principle ng custodial investigation in relation to Miranda rights, dapat alam mo dapat ang karapatan mo bilang isang akusado bago ka ikulong. Tapos nung nakulong ka, kung umaamin ka na wala kang abogado, hindi dapat magamit na ebidensya yan laban sa'yo. Kasi that is in violation to your right to counsel. That's why yun ang argument ni Ka Eric, kasi may violation yung right to counsel niya na gusto siyang kumuha ng abogado. Unfortunately, hindi siya binigyan ng pagkakataon na kumuha ng abogado. So that's why yun ang violation, yung right to counsel. That is also in relation to Miranda rights and yung principle ng due process of law. So since na-cover na po natin kanina yung right to life, right to liberty, ano naman po ang, sa due process principle, ano naman ang ibig sabihin ng right to property? Yung right to property, yung mga gamit mo, hindi pwedeng tanggalin sa iyo. For example, may kwarta ka sa bangko. Hindi pwedeng kunin niya sa mga iutangan mo without due process of law. Dumaan mo sa korte, bago makuha yung mga deposit mo sa banko mo, kung may utang ka, kung may bahay ka, may sasakyan ka, hindi pwedeng, for example, umutang ka sa banko kasi kumuha ka ng sasakyan, hindi mo nabayaran yung sasakyan mo. Hindi basta-basta hatakin niya ng banko, kunin yung banko yung sasakyan mo. Kailangan muna ng due process of law. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. May bahay ka, nag-loan ka sa bahay mo, yung bahay mo, ni-loan mo, hindi ka nakabayad. So anong gagawin mo? Oh, yan, due process of law. Bigyan mo na ng pagkakataon magpaliwanag bakit hindi ka nakabayad. Bigyan mo na ng pagkakataon, bigyan ng oras na magbayad. Kung hindi magkabayad, doon pa lang kunin ang properties. Yun ibig sabihin ng no person shall be deprived of property without due process of law. Alright, may tanong si Calvin sa YouTube, Kuya Mark. Kuya Mark, ano po ang masasabi ninyo sa pagbanta sa inyo noong second hearing na kayo iku-contempt? Mr. Chair, dahil sa pagpo-post raw po ninyo ng illegally detained si Naka Eric at Dr. Badoy. Actually, illegal yung ginagawa. But of course, hindi naman natin pwede. Gusto nilang akong pagalitin. Kasi pag magalit ako doon, hindi na ako maging professional. Hindi ko na makontrol ang emotion ko kasi sa pangharap sa akin, may basihan sila na i-cite ako in contempt. Kasi
the right ng Congress is only with respect to direct contempt. That's why if you witness, I should remain humble, remain professional, educated person. Kasi nga, gusto nilang galitin tayo. Kasi yung mga style nila eh, pag magalit ka na, pwede ka nang i-cite in contempt. Kasi ang power ng congressman is only direct contempt. They have no power of indirect contempt. So kung may pinagsasabi ka outside Congress, hindi ka nila pwedeng i-cite in contempt on the ground na wala silang indirect power of contempt. Ang power nila is only the direct contempt kung nanggulo ka o may misbehavior ka doon sa Congress. Bago lang si Ms. Laalang, may tanong pa si Adelaide Cantillo sa YouTube pa rin. Yung NTC, Kuya Mark, may due process of law ba? Bigla kayong sinuspend eh. O yan, o. Yan. Yun ang base natin doon sa pag-file natin ng kaso sa ng certiorari, TRO, doon pa sa Court of Appeals. Kasi nakatanggap tayo ng show cause order. Pero ang show cause order nakalagay doon 30-day suspension. So suspended muna bago magpaliwanag. So that is in violation ng due process of law kasi hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag doon sa Congress. Doon sa NTC, may suspension na. So in violation yan ng due process of law kasi ang sabi ng due process of law, makinig muna bago i-condemn. In this case, wala mo nang hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, automatic may suspension order na. Hindi nila pwedeng magamit yung investigation sa Congress. Hindi pwedeng magamit yan ng NTC. Kasi the investigation sa Congress is only in aid of legislation. Kailangan, in the exercise of its quasi-judicial function, gagawa sila dapat ng separate and independent investigation. In this case, ang NTC, bago sila gumawa, nag-issue ng suspension, walang independent or separate investigation in the exercise of its quasi-judicial function. Walang ginagawa ang Congress to ang NTC noon. Ang ginagawa nila, inadapt nila ang alleged investigation ng House of Representatives. But that investigation of the House of Representatives is in aid of legislation. Hindi pwede i-adapt yun because that is in violation of separation of power. Iba ang Congress, iba ang executive, NTC is under the executive and mayroon silang quasi-judicial function. Hindi dapat nila i-surrender ang quasi-judicial function sa House of Representatives. Unfortunately, sinurrender nila. That's why nag-file tayo ng petition for certiorari with prayer for TRO. Ano-ano naman po ang mga principles and aspeto ng due process? Ang aspeto, Lala, na due process, dalawa yan. If you remember MJ, makinig ka MJ, ito maganda ito na topic about limitations ng power ng ating government. Mm. Ang due process, dalawang aspeto yan. May tinatawag tayo substantive due process. May tinatawag tayo procedural due process. Ano ang pagkakaiba ng substantive due process sa procedural due process? Kasi di ba sa nag-usapan namin dati ni Attorney Rolex is about the limitation ng power ng legislature. Mm. Anything can be subject to legislation. Anything under the sun is subject to legislation daw. In aid of legislation. Ibig sabihin, kahit ano pwedeng gawang patas. Kahit hangin nga, may legislation eh. Clean Air Act. Hangin. Tubig. Clean Water Act. May legislation din sa batas. So ano yung tinatawag na substantive due process? Substantive due process is the limitation of the power of the government to make laws.